Para kasama kayo sa outing namin. Charot. Nag-family outing kami last weekend dito sa Malabon sa El Panghulo Private Pool and Resort. 45 minutes to 1 hour away lang ito mula sa bahay namin. Sobrang lapit lang, no? Pagpasok mo ng resort, ito agad yung bubungad sa'yo. Dito yung dining area nila. Nag-check-in pala kami ng 8 PM at mag-check-out kami ng 5 PM the next day. Dalawa ang pool nila dito, isang pang-adult at isang pang-bata. Ito yung pang-adult nila na 5 feet ang taas. Ito naman yung pang-bata nila na 3 feet ang taas. Siyempre, hindi mawawala sa resort ang video okay. Ito yung video okay room nila. Alam nyo, nakakatawa dito sa resort, bawat corner may electric fan, kaya hindi talaga mainit. Yung room naman nila ay nasa second floor. Pagpalik mo ng second floor, meron pa silang sala. 35 packs lang pala ang capacity ng resort na to. Meron din silang CR dito sa second floor. Isa rin sa nagustuhan namin dito ay sobrang dami ng CR. Bukod sa CR dito sa second floor, meron pa siyang CR sa baba. Kaya kapag banlawan time na, hindi kayo mag-uunahan sa pag-CR. Bilang gabi nga kami nagpunta dito, bago kami mag-swimming, nagkainan muna kami dahil hindi na kami nag-dinner sa bahay. Dinala na rin namin yung mga pagkain namin dito ng luto para hindi na kami magluluto pagdating. At after nga kumain, ayan na, nagsimula na ang swimming. Nung nakita kasi ni Ven yung pool, gusto na niya agad bumaba. Tuwang-tuwa na naman ang mga bata, kaka-swimming. Kaya rin pala kami nag-swimming kasi ang daming may birthday sa amin ng October. Ginawa nila, pinag-isang celebrate na lang nila lahat ng birthday nila dito sa family outing namin. At halos lahat kami dito sa pang-bata nag-swimming kasi ito 3 feet lang. Hindi namin abot yung pang-adult na 5 to 6 feet ang taas. Pero huwag kayong mag-alala dahil merong lifeguard na nakaabang dito sa pool. Just in case na may malunod lang. Pag talaga swimming namin, hindi nawawala ang mga feeling swimmer. Charot. May veranda rin pala itong resort. Ito nga yung view niya from the veranda. Ang ganda, diba? Dito na rin kami nag-decide na mag-sanggyup. Alam nyo ba na dapat secret lang talaga itong pagsasanggyup namin magpipinsan? Kaya lang, ang lalakas ng pang-amoy nila, hindi mga nagsitulog. Sabi kasi namin, hihintayin namin silang magsitulog muna bago kami magsanggyup. Kaso wala, ang tagal nila magsitulog, kaya ayan. Pero okay lang, the more the merrier naman. Kaya lang, yung meat kasi onti lang. After namin magsanggyup, hindi mawawala ang The Voice. Charot. Ito nga pala yung contestant number 1 sa The Voice. After namin magsanggyup, umakyat nga pala ako nito. Pero naririnig ko silang nagkakasanggyup. Kantahan. Pinapadede ko lang kasi si Vien, tsaka pinapatulog. Kaso ayaw matulog, kaya sabi ko kay Vien, wait lang ha, mag-CR lang si mommy. Pero ang totoo, bumaba talaga ako para makikanta rin. Huwag nyo nang ipa-voice reveal, baka masira lang ang tenga nyo, charot. Pero maya-maya, nagulat ako at may sumusundo na sa akin. Siguro nagtaka siya ang tagal kong umihi. Hindi pa nga namin siya napansin nung una dahil hindi naman siya nagsasalita. Kaya lang paglingon namin, nakita namin siya at nagulat kami, sinusundo na pala ako. Mas strict pa to sa parents at asawa ko ha. Kaya wala na lang akong nagawa at umakyat na lang ako ulit. Nagising rin ako ng mga 5:30 at ito yung isa sa nagustuhan ko sa kanila. Nililinis nila yung pool. First time ko maka-experience ng ganito na nag-overnight swimming kami na nililinis nila yung pool kapag walang mga tao. Hindi lang pala pool ang nilinis nila dito, nilinis din nila yung ibang part ng resort na ginamit namin last night. Kagaya nung video okay room, nilinis nila yon. Pati yung dining area na kinakainan namin. Pagbaba ko rin, naabutan ko silang nagpe-prepare at nagbabalot ng turon. Kaya nakitulong na rin ako para mapabilis. Nagluto na rin ng maha yung pinsan ko bago daw siya matulog ngayong umaga. Pero mga bandang 6 AM, nagulat ako si Ben bumaba na kasama yung mama ko at naabutan niya ngang nagsasali ng maha, kaya humingi na agad siya. Si Ben ang first honor dito sa maha, nauna pa siya sa first. Parang ang 3 oras lang natulog si Ben kasi nakatulog talaga siya 3 AM na tapos nagising ng 6 AM. Gusto na agad mag-swimming. Siguro nananaginip to na nagsiswimming siya. Ito na nga yung itsura ng pool after linisin ng mga staff dito. At si Ven na nga ang nagbuena mano after malinis ito. Pakaway-kaway po, akala mo naman artista. Charot. Tas kasama niya rin si Kuya Gio dito. Actually, niyaya nga ni Ven si Kuya Gio para may kasama siya. At naligo na rin si Hope. Sama-sama silang 3 dito. At tignan niya naman si Hope. Gusto niya wala siyang salbabida. Tuwang-tuwa ang bata, kaka-swimming. Pero maya-maya, umahon na rin si Kuya Gio at Hope kasi nga ang init na. Pero si Ven ayaw umahon. Nakatulog na nga siya dito sa pool, pero nung ginising ko siya pa ang galit, ayaw talagang umahon. At habang tulog pa sa taas si Ven, sinamantala na rin namin, kumain na rin kami ng lunch.
Magbo-boodle fight nga sana kami kaya lang wala pala kaming nabiling banana leaves kaya kanya-kanyang plato na lang. After ko kumain, nag-dessert na rin ako ng leche flan. Sorry sa double chin ko. Si Vian naman tulog pa kaya binigay ko muna siya sa daddy niya. Tignan mo naman tanghaling tapat, diba? Nag-swimming sila. Sinusulit daw kasi nila yung oras dahil baka daw ang next na swimming namin ay summer na. Kaya tignan nyo naman si Kuya Gio. Tutok na tutok talaga sa araw at wala siyang pakialam, ang saya-saya niya pa rin. This time nagising na si Vian at si daddy na lang ang kasama niya. Ako kasi ayoko nang mag-swimming at nakailang ahon banlaw na ako. Eh ang daddy ngayon pa lang yan maliligo simula nung gabi. Kaya habang naliligo sila dyan, kami nung pinsan ko pinrepair na namin at niluto yung mga turon na binalot namin kaninang umaga. Ube, cheese turon at saging nga pala yung laman nito. At syempre ako muna ang unang titikim. At dahil mainit pa, tignan nyo naman yung mga reaksyon namin, nakakatuwa. Pero ayan daw talaga ang totoong pagtikim, yung gumaganyan yung bibig. Yung tita naman namin yung susunod na titikim at titignan natin yung facial expression niya. After maluto lahat ng turo, nilagay na rin namin siya sa dining table at nagsimula na rin magmerienda yung mga kasama namin. Dahil nga kaninang lunch tulog si Vian, ngayon pa lang siya kakain. Pagkagising niya kasi kanina, dumiretso lang uy siya. Buti pa si Vian naka full course meal, may appetizer na, may main dish at may dessert pa. At syempre nung malapit na nga mag 5 PM, nag-asikaso na rin kami para makapag-check out rin ng maaga. At habang nag-aakit ng mga gamit sa sasakyan, yung mga bata nandito muna sa swing. At alam nyo ba, nung mag-aahonan na, nagkaroon pa ng mga drama-drama dahil yung mga batang yan nag-iiyakan at ayaw talagang umahon. If bet nyo at nagandahan kayo sa resort na napuntahan namin, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko yung page nila dito sa comment section.